Bar. Puntahan po natin ang live streaming ni Kaki Rocky 2 days ago. Ano, ito po yung unang araw ng o yung araw po ng pagdiriwang ng Tan-ok diyan po sa may Ilocos Norte. Tan-ok ni Ilocano 2023, the Festivals of Festival, ano? Yun po yung pinakatitulo ng programa kinagabihan. At sa araw po na ito, kung hindi ako nagkakamali, ito din po yung pagkakataon na namigay po ng tulong ang ating kongresista dyan po sa Ilocos Norte ng tulong para po sa mga magsasaka amounting to 16 million pesos na subsidy yan, no? Excuse me po. Pakinggan po natin dito ang mga katanungan at saka mga kasagutan kay Congressman Sandro Marcos at reaksyonan po natin ang kanyang mga kasagutan at pati po yung mga katanungan na ibinato po sa kanya ng mga vlogger po natin na kapwa po sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga nandito po ay PBBM vloggers, in particular yata yung Team Tugon, ano, na grupo po ng mga vlogger na talagang sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Pakinggan po natin ang pahayag dito ni Congressman Sandro Marcos. What's in the name? So to me, wala naman, I don't have any attachments to it. So to answer your question, yes, I think, like you said, ang nangyari talaga sa Maharlika is, alam naman natin na 6 taon lang ang termino ng Pangulo. So it's a way to generate more revenue in order to finance the big ticket projects that this government has planned. Yung mga malalaki na tulay, yung mga malalaki na dam, hopefully, ang problema ng mataas ng presyo ng kuryente, maayos din. And ang sinasabi ng tao, iniikot ng mga kritiko na makikita mo sa mga iba't ibang sovereign wealth fund ay malaki daw ng ang nawala ng revenue, malaki daw ang nawalang profit in the coming years. What I have to say to that is the last few years nasa pandemya tayo. So it's of course expected naman na lahat ng mga negosyo or I guess investment funds na naka-invest during the pandemic ay masama ang returns because of the performance of the... Maganda yung paliwanag dito ni Congressman Sandro Marcos, ano, kasi yun talaga yung ibinabato ng mga kritiko. Hinahalimbawa pa nila yung isang pinakamalaki ang investment sa sovereign fund. Kung hindi ako nagkakamali, ano bang bansa yun sa aking pagkakaalala? Hindi ko bigla maalala yung bansa, pero billion of dollars ang nalugi dahil nga po sa pag-invest nito sa sovereign fund. Norway, kung hindi ako, I hope tama yung pagkakaalala ko sa bansa, ano, Norway. Nalugi po ito ng billion of dollars. Pero ang sinasabi nga kasi dito ni Congressman Sandro Marcos, eh dumaan po tayo sa pandemic eh. Kaya naman, ang expected talaga, maraming mga investment ang nalugi dahil po sa pagsasarado ng ekonomiya ng mga nakalipas na taon. Lalong-lalo na nung nilockdown po ang iba't ibang bansa. Pagka-lockdown, totally wala pong economic activity at malulugi po talaga ang iba't ibang negosyo. Pero para po sa kalinawan ng lahat, bukod pa po doon sa sinasabi dito ng ating kongresista sa 1st District ng Ilocos Norte, ang Maharlika Funds po ay katulad nung sinabi niya kanina, di ba, primary intention po niyan ay additional revenue. Pero sa mga mahihirap na mga kababayan po nating Pilipino, ito po ay isang napakagandang pagkakataon sapagkat 25% po ng kita ng Maharlika Investment Fund ayon po sa naaprubahan sa ating kongreso ay mapupunta po sa tinatawag na ayuda. Ano? Ito pong ayuda, itutulong po ito sa mga poorest among the poor. Kaya basically, bukod sa pagpapalago ng ating mga infrastruktura, eh merong direktang pagtulong ng magagaling sa ating gobyerno at hindi na po ito huhugutin pa sa kaban po ng ating bayan kung hindi sa maaaring kitain ng Maharlika Investment Fund. Kaya napakaganda po ng programa na ito at sana lamang maipagpatuloy sa Senado at maratapikahan ng Senado at Kongreso sa mga darating po na buwan. Dahil nilalayon po ng ating Pangulo dito, itulad po ito sa mga bansa na naging successful ang sovereign fund at
Nakikita po kasi natin kapag merong tayong successful na sovereign fund, yung additional na maaaring gastusin po ng ating gobyerno sa mga proyekto katulad ng additional projects sa infrastructure ay mas mapapabilis pong maisakatuparan. Kaysa naman mangungutang po tayo in the past, alam naman po natin kung bakit po lumobo ng 13 trilyong piso ang pagkakautang ng Pilipinas. Yan po ay dahil sa paghahangad ng nakaraang administrasyon na magkaroon po ng maraming infrastruktura sa kabuuan po ng bansa. Walang masama doon. Ang problema lamang is talagang nalugmok po tayo sa pagkakautang and we are praying now na yung mga infrastructure na ipinatayo ng nakaraang administrasyon ay talagang maging successful sa hinaharap. Wala pa po tayong kasiguruhaduhan doon. Una nga dyan ang naging problema na nakita po ngayon, yung pagkakabili po ng 120 light rail vehicles, ano? Yung bagon sa Tagalog. Yung 120 bagons po na yan ay 80 po dyan ay hindi po mapakinabangan ngayon. Kaya pinaparectify ng ating gobyerno sa kumpanya doon po sa Espanya na maituwid yung naging pagkakamali doon sa procurement process. And we are hoping na maayos po yon. Otherwise, malulugi po ang gobyerno doon ng 4 bilyong piso. At yun po ay inutang. Hindi po iyon additional budget ng ating gobyerno. Inutang po yon. Kaya sana yung inutang mapakinabangan at nang sa ganon, yung pagkakautang mabawi po doon sa pinaglagakan na proyekto ang pambayad sa mga inutang. Okay, tuloy po natin. Ito pong paliwanag dito ni Congressman Sandro Marcos hinggil po sa Maharlika Investment Fund. The global economy, wala na tayo dyan. We are now in a phase of recovery and we need to ride that wave. And I think the Maharlika Investment Fund is a good vehicle and is a conduit to usher those investments and make sure that the profits that are realized from such an institution are used for nation building, and I really think that's really the essence of it. So yeah, that's my sana ma-realize ng mga bashers ito, ano, ng mga critics na ang nilalayon po dito hindi para magpapogi ang Marcos administration, hindi para mag intend na magnakaw, kasi yun ang pinalalabas ng mga kritiko eh. Parang sinasabi nila ito daw po ay isang disguise lamang ng gobyerno nang sa ganon yung mga illegal na activity ma-input dito at mailabas ang pera ng malinis na. Yung pinalalabas nilang money laundering, wala pong ganong mangyayari sapagkat napakaganda po ng safeguards ng Maharlika Investment Fund. Although may mga dapat pang i-clarify, ito naman ay hindi pinamamadali ng Pangulo. Although naka-priority po ito, sinertified as priority bill, pero it doesn't mean na ira-rush up po yan at hindi nasusuriin ng ating Senado at ng Kongreso. Ang layunin po, mapabilis lamang ang pagsasabatas pero without compromising the safeguard na kinakailangan ng sa ganon hindi po malugi ang ating bansa dito po sa paglalagakan ng pera dyan po sa sovereign fund. And before I forget also, merong mga kaliwang grupo o makakanang grupo na mga rightist group, ano, sa pangunguna po ng Makabayan Black, sila po ay nagsampa ng petition sa Korte Suprema questioning the constitutionality of the conduct made by the House of Representatives last December. Ang sinasabi po doon, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, unconstitutional daw po ang ginawa ng House of Representatives sa pag-railroad ng bill na ito into third and final reading. Ayon sa kanila, dapat daw dumaan sa tamang proseso at hindi dapat ni railroad at naiakit kaagad sa Senado. Kaya yon, that is a matter of question now to be answered or to be resolved by the Supreme Court, but pending the same, magpapatuloy lang naman po ang pagdinigdaan ng Senado and we are hoping na sa mga darating po na araw, number games lang naman po yan after all. Kapag ka bumoto po ang mga senador, pabor para po sa Maharlika Investment Fund, wala pong magagawa ang ibang mga minority dyan sa Senado kung hindi tanggapin ang katotohanan na matatalo po sila sa bilang.
At sa aking pagkakaalam, kapag ka nagkasundo na ang Senado, babalik po yan ulit sa Kongreso. Tapos pagraratapikahan nila kung magkakasundo sila doon sa final version. And kapag ka okay na yung final version, i-translate na po, i-transcribe na po nila yan into a final bill na pwede na pong pirmahan ng ating Pangulo para maging ganap po na batas ang Maharlika Investment Fund. Anyway, magpatuloy po tayo rito po sa mga katanungan kay Congressman Sandro Marcos. I do not know kung ano po yung mga susunod na tanong. Kasi to be honest with you, first time ko lang din po itong napanood sa ngayon. Nung nag-live streaming dito si Kaki Rocky, eh nasa bayan ko pa yata ng iba po nating topic kaya hindi ko po napanood ang mga sinambit po dito nitong si Congressman Sandro Marcos. So another follow-up question is that alam natin na ang tina-target nila is yung seed money, yung source ng seed money. Yes. First was where the SSS and GSIS, and now that it was transferred na ang PSP ang isa sa mga mag-fa-farm. Yes. They are now targeting the PSP reserve, hands off now. But it's not the reserves that are, hindi naman kuha sa reserves, it's not from the reserves. The dollar reserves of the PSP won't be touched towards the Maharlika Investment Fund. If I'm not mistaken, it's the dividends that are paid out, which the PSP committed, I believe, for 2 years, if I'm not mistaken. So hindi naman hahawakan yung reserves. I understand that seed money has become a contentious issue, but the notion that you need to be in a budget surplus in order to start a sovereign wealth fund is a little bit misplaced. If you look at the sovereign wealth fund of Indonesia, they actually started during a deficit. And within 1 year, I think times 20 ang naging assets under management nila. So it's possible, it just has to be done in the right way. Alam naman natin, it has become a contentious topic, but we need to let legislation do its job. And alam mo naman, ang bill na nakapasok or ang bill na ipinasok sa Kongreso galing sa economic managers kumpara sa bill na pinag-usapan ngayon sa Senado ay napakaiba na. And that is the legislative mill at work. So let's have faith in our lawmakers to show that they are doing their job and ensuring that the bill that comes out of the Senate is the best possible version. And I have tama po yan, ha? Katulad nung sinabi natin kanina, merong sariling version kasi ang Senado. At sinasabi nga din ng Senate President po dyan, suportado nila ang Maharlika Investment Fund. Pero katulad ng ibang mga senador, hindi pa pwedeng malagay sa alanganin ang pondo ng gobyerno. Kaya sinusuri po nila ito. Isa sa mga kritiko dyan, syempre hindi mawawala si Senator Risa Ontiveros. At may mga questions din na ni-raise itong si Senator Chis Escudero, which is valid naman. Dahil, after all, ang legislative branch of the government is an independent branch of the government na pwedeng mag-decide on their own without the influence of the executive branch of the government. Ang mahalaga lamang is sana magkasundo ang Senado at ang Kongreso sa isang version na magpapasa sa batas na Maharlika Investment Fund. Kasi yun ang pinaka-intention dito, mga tol. Eh. Alam nyo, kung babalikan po natin ang nakaraan, sinabi po dito nitong si Congressman Salceda na ang Maharlika Investment Fund ay nag-originate sa idea ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At kung titingnan naman natin ang naging pahayag before ni Congressman Sandro Marcos at ngayon sa napanood natin, binanggit niya ang Indonesia. Kung matatandaan po ninyo, bago tumungo ang ating Pangulo sa Indonesia noong September 5 to 7, is it September 3 to 5, 2022, ay wala pa po yung idea ng Maharlika Investment Fund. Pagbalik po ng ating mahal na Pangulo doon po sa Indonesia at makalipas po ang ilang mga linggo pa, nagkaroon na ngayon ng bill proposing the Maharlika or Sovereign Wealth Fund. Ngayon, bakit nagkaroon ng ganong idea? Kasi nakita ng ating Pangulo sa pag-uusap nila ng Pangulo ng Indonesia na si President Widodo, ang mga infrastruktura, particular doon sa sentro po ng Indonesia, ang Jakarta.
na napakarami pong infrastructure na naipatayo sa kabila ng nagkaroon po ng pandemya. At nagtanong ang ating Pangulo kung ano ba yung naging sistema nila, bakit nagawa po nilang magpatayo ng napakaraming infrastructure sa kabila po ng pagsubok sa economy ng iba't ibang bansa. At yun nga po, sinabi doon ng presidente ng Indonesia na meron po silang sovereign wealth fund na kumikita. At ito po yung sinasambit dito ngayon ni Congressman Sandro Marcos. At ayon po sa datos, bagamat meron talagang nalulugi na investment, but majority po lahat ng mga bansa na meron pong investment funds na tulad ng sovereign wealth fund ay successful po sa kanilang mga investment. Kaya tingin ko magiging successful din po ang bansa po natin diyan kung talagang magiging maayos lamang ang lalabas na batas kaugnay po ng pagtatayo nito pong Maharlika Investment Corporations. Yan po kasi ay magiging government-controlled, government-owned and controlled corporations, no? Para siyang magiging GOCC, financial government units din siya, at yung kikitain nga po nito ay ilalagak sa mga infrastruktura na maaaring makonseptualize sa hinaharap, ano, ng kasalukuyang administrasyon. At uulitin ko lamang yung sinambit ko kanina, bigyan natin ng emphasis ito para makakuha po ng suporta sa karamihan po nating mga kababayang Pilipino. Yung 25% na hoping tayo, kasi kine-question nyo ni Kis Escudero eh, na wala daw po doon sa version ng Senado na pinopropose nitong si Senator Mark Villar, ang version ng 25% ng Kongreso. Pero sana masama. Dahil yung 25% po na version na yon ng kita doon po sa investment fund ay muli mapupunta po iyon sa mga kababayan po nating mahirap. Napakalaking tulong po inon sa ating mga kababayang mahirap, lalong-lalo na tayo po ay bumabangon sa epekto po ng pandemya, higit sa lahat sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O nabanggit ko ang inflation na nararamdaman po natin sa kasalukuyan, napakarami po talagang reklamo. At hindi naman po yun maikakaila po natin na naghihirap po talaga ang Pilipino sa ngayon dahil po sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ganun pa man, hindi naman po nagpapabaya ang ating gobyerno. Talagang ginagawa po ng ating Pangulo ang lahat nang sa ganun ma-alleviate, maibsan man lang ang kahirapan na dinadanas po ng ating mga kababayang Pilipino. Kaugnay niyan, inutusan po ng ating mahal na Pangulo ang Department of Finance, ang ating sekretary ngayon, na si Benjamin Jokno ay nagsalita na po sa publiko nitong nakaraang araw na maglalagap po ng pondo ang ating gobyerno sa mga darating po na linggo o buwan para po sa 1,000 ayuda sa mga kababayan po nating mahirap, at makatugon po ito sa kanilang pangangailangan, pandagdag na rin po sa mga pambili nila ng pangangailangan sa araw-araw. Yun po ay hahatiin sa 2 buwan, kaya mangyayari ang matatanggap po ng mga kababayan po nating kwalipikado sa pagtanggap niya ang assistance na yan sa gobyerno ay 500 pesos per month. Kung hindi ako nagkakamali, ang applicability po niyan ay ngayong nakatapos ng January at saka February, pero baka maibigay po yan sa mga darating pa po na mga araw o linggo. Kasi inaayos pa po, ang sinasabi lamang ni Secretary Jokno ay magantay lamang po sa proper announcement ng nabanggit po na programa ng ating gobyerno para makatulong po sa ating mga kababayang mahirap. Ngayon, balik po tayo dito po sa sinasabi nitong si Congressman Sandro Marcos. You doubt that that will be the case. You think it? Kim? Kung good afternoon po. Good afternoon. Jing ng boundaries po. Kung bukod po sa binibigay ng national government sa mga senior citizens, PWD, solo parent, yes, po, kung meron po ba kayong programa para sa kanila, especially po dito sa Norte po, in Ocosur po? Well, ang mga programa natin ay katulad sa mga iba't ibang Pong na, of course, para sa ating mga seniors, we have AIX, we have medical assistance. So, sinigurado ko po na ang ating mga seniors, kung meron silang kailangan galing ng gamot, kung meron silang mga medical bills, sagot na po yan ng aking opisina. So, I believe, if I'm not mistaken, kapag posible, lahat na namin, lahat ang bill na namin binabayaran.
So in essence, we're trying to give free medical, free healthcare dito sa Ilocos. Wow! In essence, okay, kalinawan lang yan kasi Ilocos Norte lamang po, first district si Congressman Sandro Marcos. Pero in fairness naman sa ating gobyerno, in national, ang national government, patuloy po ang ating DSWD, galaw-galaw. Patuloy po, hindi lang maramdaman ngayon, pero patuloy pong nagtatrabaho ang DSWD. Kulang lang po sa publicity. Ang DSWD po ay patuloy pong nagtutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino, particular po ang AICS. Yung binanggit po natin kanina na ayuda na inaayos na po ng Department of Finance ngayon ay i-coordinate po yon sa DSWD. Sila po yung magbabahagi ang DSWD. Assistance for Individual in Crisis Situations. Pagdating naman po sa mga senior citizen, ito po ay national law. Actually, kahit wala pong kahit ginagawa po nila yan dyan sa Ilocos Norte, meron pong national law na nagbibigay po ng 1,000 piso para po sa mga senior citizen po natin. Kaamyenda lamang po ng batas. By the way, last year lamang po yan, nag-lapse into law at nagkaroon na po ng IRR iyan, kaya implemented na po iyan. Pero nilinawin lang din po natin, hindi po lahat ng senior citizen ay makaka-receive po noon. Ang author po ng batas na latest ng amendment na yan ay si Senator Joel Villanueva. O, sa parte na yon, nagpapasalamat tayo kay Senator Joel Villanueva, ang ating majority Senate floor leader. Na dahil po sa kanyang panukala, ang mga kababayan po nating mga senior citizen na indigent ay makakatanggap po ng 1,000 kada buwan. Pag sinabi pong indigent, mga tol, ito po yung mga tao na walang means of subsistence. Wala pong pinagkukunang allowance, wala pong hanap buhay, wala pong pensyon. Sila po yung bibigyan. Kaya pasensya na po kayo sa mga nag-aakala na porket kayo po ay 60 years old and above, makakatanggap po kayo automatically ng 1,000 pesos per month. Kung kayo po ay may pension mula po sa SSS, sa GSIS, may mga allowance na nare-receive sa inyong mga pamilya o may mga trabaho pa po kayo, hindi po kayo makakatanggap ng nabanggit na ayuda para po sa senior citizen. Kasi maliwanag po ang sinasabi ng batas doon na ito po ay para lamang sa indigent senior citizen. Marahil magtatampo po kayo kasi ang katwiran po ng iba, yung pension naman namin sa SSS at saka sa GSIS, kami naman din po ang nagbayad niya nung kami pa ay nagtatrabaho pa. Nandun na po tayo. Ako, naiintindihan ko po ang inyong mga sentimiento, but unfortunately, the government cannot give 100% support to all our senior citizen. Alam naman po natin na limitado po ang budget ng ating gobyerno, baon po tayo sa pagkakautang, kaya part of it, ibabayad po sa ating utang and the rest ay ilalagak po sa iba't ibang proyekto ng ating gobyerno, kasama na po doon yung pagbibigay ng mga ayuda sa ating mga senior citizen. Kaya sana, unawain nyo na lamang po. Siguro ang isipin nyo na lamang, mga tol, mga lolo't lola, ate, kuya ko, at least kayo may natatanggap po kayong monthly pension, bagamat yan po ay pinaghirapan ninyo, kaysa naman po doon sa mga matatanda na talagang walang-wala po. Mas malungkot po yung kanilang buhay kaysa sa mga nakakatanggap po ng pension na may kasiguraduhan kada buwan na marireceive po silang pera mula po sa mga ahensyang katulad po ng SSS at iba pa. Okay, another topic siguro ang i-raise dito kay Congressman Sandro Marcos. Patuloy po natin panoorin, mga tol. Sorry, Congressman, na ako nag-i-locus. Soon. Anyway, ang mga nagtatanong po dito, mga vloggers po, mga dapat nandyan ako, mga tol. Hindi lang ako nakasama. Sana na-meet ko personally sana si Congressman Sandro Marcos. Pero okay lang naman yon. Ako naman, mahihain talaga ako sa personal. Hindi ako sanay sa mga maramihang tao na kwento-kwentuhan. Hindi po talaga ako sanay. At kung di man ako nakapunta, siguro sa darating na mga araw naman, may mga iba pang pagkakataon. Ba, malay nyo, bigla na lang ako makita nyo dyan. Nakikita nyo po sa labas at nakikipag-usap kung kani-kanino.
But sa ngayon, ano po kaya ang susunod na topic nila? First time ko lang po kasi itong panoorin kaya hindi ko po alam. Tuloy po natin mga tol. Hello. Good afternoon, Congressman. Good afternoon. Yeah, bagis na lang po. Na-witness po namin yung kaninang isinagawang groundbreaking ng Marcos Complex and then yung isa po ay Transplant. So, ito po bang proyekto na to, may aasahan pa po bang panibagong project yung mga taga First District, sir? Yes, marami pa. Marami pa. Actually, kung nakikita po sa bypass road, yung mahabang kalsada dyan, lahat. Pumunta ba kayo sa Pintar? Yeah, nandun kayo. Yes, sir. So, if you saw, may mga solar lighting dyan. Bagong-bago yan. We just finished. So, that's part. Isa sa aking mga campaign promises na ako yung iikot na ipailaw na ang lahat ng mga kalsada na madilim. So that's part of our push, no, to modernize the First District. And of course, kasama rin dyan ang mga iba't ibang flood control, ang mga tulay sa mga lugar kung saan na binabaha, saan ang binabaha ng mga barangay. And of course, I think the biggest one that we are currently undergoing is the viaduct in Pansyan Pagudpud. So, meron kaming isang lugar sa Pansyan, up in the north, mga 1.5 hours away, na... Okay, putulin natin yan kasi hindi national concern po yan eh. Yan po ay para po sa Ilocos Norte. Baka mamisled po natin yung ating mga manonood. Baka akalain nila ang sinasabi ni Congressman Sandro Marcos ay para po sa national government. Hindi po, yan po ay particular lang sa Ilocos Norte, sa First District. Ngayon, tumalun po tayo dito po sa uploaded video ng isa po sa mga vlogger na nakasama po dyan. Hindi sila takot sa secretary. Ito pong vlogger na si Old School Pinoy 2.0. Kung maaari, pakipollow nyo po siya. Meron po siyang 8,000 subscribers, ano? Ito po ang ating gagamitin kasi particular po yung tanong niya rito kay Congressman Sandro Marcos tungkol po sa mga issue na ibinabato po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, sasagutin po siya ni Congressman Sandro Marcos at bigyan po natin ng reaction makatapos po natin panoorin ang kasagutan dito ni Congressman Sandro Marcos. So, follow up po, hindi kasi yung tanong. So, dito na lang tayo sa Ilocos po. Ano yung mga bill or yung mga tinutulong niya po dito sa ating mga magsasaka dito sa Ilocos? Especially dito sa business. Well, as you saw, may bigay kami yung RFFA, the rice allowance, the fertilizer. The fertilizer vouchers that we give, meron pa kaming ang ginagawa namin na binibigay natin ng equipment na sagot ng opisina. So maraming kami na mga magsasaka ay punong pata rito na kailangan ng mga iba't ibang bagay para sa kanilang mga crops. Sagot na namin yan. In terms of bills, when it comes to the agricultural industry, you cannot, aside from the 7171, I don't know if you know what that is. It's from RA 7171 na lahat ng mga tobacco producing provinces pinibigay ng pondo. But aside from that, if you file a bill in terms of agriculture, it cannot be local. It's national in scope. Kasi wala namang batas in my knowledge na nagsasabi o sige, may mga magsasaka sa Ilocos na ibang batas kumpara sa mga magsasaka. Yung binanggit pala ni Congressman Sandro Marcos ayon sa Google, Republic Act 7171 is an act to promote the development of the farmer in the Virginia tobacco producing provinces, ano? Ang kinikilala pong father ng Republic Act 7171 walang iba kung hindi si former governor Luis Chavit Singson. In short mga tol, ito pong batas po na ito ay nagbibigay po ng tulong para po sa ating mga magsasaka kaugnay po ng kanilang pagsasaka sa mga tobacco products. Ano? Ayan po, ituloy po natin ang sinasabi dito nitong si Congressman Sandro Marcos. Sasaka sa Visayas and Mindanao. So there's no such thing as unless it's the 7171, but that's a Republic Act. So to answer your question, kapag nag-file pa kami ng bill tungkol sa agrikultura para sa buong bansa ko. Follow up na lang, sir. Kasi di ba po, si President BBM yung sekretary natin. Yes.
Then, ano po yung masasabi nyo regarding yung nabi sa mga gusto yung palitan siya bilang secretary? Well, that's their opinion. They're entitled to it. But like my like the president said, and tama naman yung sinasabi niya, may mga tao na kapag may hinihingi ang secretary, they are so powerful that they can say no to the secretary. Bale, or dinedelay, or kung ano-ano, hindi sila takot sa secretary. May mga tao na kapag inuutos ang kapag ang pangulo ang nag-uutos, they have to say yes. So I think in saying that, there really are some things that only a president can do. At ang problema ng agrikultura ay napakalaki. Dahil sa tagal na hindi na asikaso. So he saw it not big of a problem that he decided to take up the portfolio himself. Yun. Alam nyo, mas malinaw ito na kasagutan, ano, kasi nung sinagot nung tinanong ang ating pangulo tungkol po diyan, parang nagpahapyaw lamang ang pangulo eh doon sa sinasabi niya na may mga kayang gawin ng presidente na hindi kayang gawin ng isang pangkaraniwang secretary. At specific ngayon dito si Congressman Sandro Marcos. Ang sinasabi ni Congressman Sandro Marcos, like for example, may mga makakapangyarihang tao na kapag ka nakiusap doon sa kanila, hindi nila napagbibigyan ng isang pangkaraniwang sekretary. Pero kapag ka isang pangulo ang nagsalita, wala silang magagawa kung hindi ito ay oohan, kung hindi naman illegal. Diba? And finally, syempre, bago tayo magtapos, ito pa po yung isang kasagutan ni Congressman Sandro Marcos, hinggil naman po sa reaksyon niya sa mga mapanirang tao. Panoorin po natin. Hindi sila takot sa secretary. Ay, sandali, naulit. Dito tayo sa isang, ito. Yan. Ilang anak po? Si Palerista pala ang nagtanong dito. Ano? Si Palerista. Okay, ilagpas lang natin ng kaunti. Dito tayo sa, yan. Tuloy po natin ang panonood. Paki-subscribe nyo po sana si Old School Pinoy kasi syempre PBBM vloggers, ano. Pagka sumusuporta sa ating mahal na pangulo, suportahan din po natin. Hello po. Talo pala po. Bilang anak po, paano niyo po tinatanggap ang mga batikos kay Papa mo lalo na kay First Lady po? Salamat po. Alam mo sir, sa totoo sa life. Ang ganda ng tanong, ano, simple lang pero alam naman natin ang magiging kasagutan eh. Basically, hindi lang nila pinapansin yan. Pero alam nyo, ang pambabalahura ngayon ng mga vlogger, lalong-lalo sa unang ginang, ay hindi po katanggap-tanggap. Ang epekto nito sa mga manonood nila, lason sa kaisipan. Lagi ako nagbabasa sa aking comment section sa Facebook. Ang sinasabi palagi ng mga nalalason nila na kaisipan, ipaliwanag nyo nga kung ano ang kadahilanan bakit ang kapatid nitong si First Lady o tinatawag lang nilang Mrs. President ay smuggler. Ipaliwanag nyo nga bakit ang smuggler nasa opisina na dating law office nitong si Mrs. President. Nalaso na talaga ang kanilang mga isipan nitong mga vlogger na katulad nitong si Maharlika. At hindi tayo dapat maging tahimik lamang dyan mga tol. Kaya we must understand and sa inyo din pong mga manonood na kapag kami po ngayon ay umaatake dito sa mga attack dog nitong mga nasa likod nila. Merong mga nasa likod na tao dyan, hindi naman mag-aatake ang mga yan kung wala pong nag-manipulate sa kanila para po atakihin si First Lady. Pagpaumanhinan nyo na. Dahil kailangan po nating gawin ito na huwag manahimik sapagkat may mangilan-ngilan po kasing nalalaso ng isipan. Hindi natin pwedeng gayahin ang paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na huwag pansinin. Sa kanila po iyon, pamilya, okay po iyon. Para po sa kanilang optics sa public, okay po iyon. Pero bilang mga vlogger, bilang mga active sa social media, huwag tayong mananahimik sa mga kasinungalingan ni Maharlika. Ulitin ko lamang, ito po yung mga vlogger
na meron po tayong Rogues Gallery. Pag makapag-live tayo ulit mamaya, dadagdagan po natin ang mga anti-Marcos vlogger na ito. Ano? Nandiyan si Kulang Kulang, si Dura Dura, si Elephant, si Enzo Langot, si Gagong Lipunan, si Gcash Boy, si Maharloka, si Malangsa, si Maui Dispenser, si Olipong, si Sasurot, si Bisdak, di Palpak. O yan po. So far, 12 ang identified ng ating mga manonood na mga anti-PBBM vloggers. At sila ang mga lumalason sa isipan ng ilang taong bayan. At dapat labanan po natin yung pinapakalat nila na yan ng mga kasinungalingan. Pero ganun pa man, pakinggan po natin ang kasagutan dito ni Congressman Sandro Marcos. Sinasanay na kami dyan. So it's nothing new. Alam mo naman, even when my dad was a president, ang dami lang nag-iintriga, ang dami lang mga critics. And you know, criticism is double-sided. Dapat naman makinig ka sa mga sinasabi ng tao dahil that's how you improve as a person, that's how you improve as a public servant. But yan yung... Constructive criticism yan, ha, yung sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na unang side. Pero yung ginagawa nitong sila Maharloka, eh definitely that is not a constructive criticism. It is a maligning of the reputation of someone's reputation. Sano sinisira nila ang reputasyon ng ibang tao, in particular ang ating unang ginang. Tapusin nga muna natin ito, mga tol, ang sinasabi dito ni Congressman Marcos. Tinatawag natin constructive criticism. Alam naman natin karamihan sa mga karamihan sa mga chismis na pinag-uusapan sa mga Marites dyan ay hindi naman totoo. Mismo. Gumagawa lang ng gulo. So I think it's just important to keep on going. Para naman sa ating Pangulo, para sa ating First Lady, trabaho lang. Yan. Yung sinabi ni Congressman Sandro Marcos, tama po iyon para sa pamilya Marcos. Applicable na applicable po iyon para sa kanila. Alam nyo mga tol, ang Pilipino likas na sympathetic. Kapag ka inaapi ka, kinakampihan ka ng mga tao. Kaya hindi dapat umabante ng pag-atake ang pamilya Marcos. Manatili silang tahimik at tanggapin kung anuman yung ibinabato sa kanilang kritisismo, pero labanan po nila ito ng kanilang performance. Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, the best politics is performance. Kaya no need to tell sa kanilang mga kritiko na hindi kami ganyan, hindi sila makikipagtalo eh. Ang gagawin lamang nila ay magtatrabaho and yung trabaho na yon ang magsasalita para sa kanila. Pero tayo bilang mga supporter at loyalista, hindi natin pwedeng gawin yon. Ano, wala tayong iniingatang optics. Ano, wala tayong iniingatan na public perceptions para sa ating political na paniniwala. Ang mahalaga lang sa atin ngayon is protektahan natin ang Pangulo at all cost. Pero syempre, when we say at all cost, dapat legal. Huwag tayong mag-overbound sa ating karapatan sa pamamahayag. Pag nagtanggol tayo, see to it, lalong-lalo na kapag ka yung sasabihan ninyo ay baka magdemanda. Isipin po ninyo na marami po ang nadedemanda sa pagsasalita sa harapan po ng publiko. Ang sa akin lamang, tandaan po ninyo, kapag ka nasasaling na po natin ang karapatan ng iba, natatapos na po ang karapatan po natin. At dapat maging maingat po tayo dyan. Ngayon, sinasabi ni Congressman Sandro Marcos, baliwala na sa kanila yon, hindi na nila pinapansin yon. Tayo, hindi po natin pwedeng baliwalain, hindi po natin pwedeng hindi pansinin. Tayo po ang magiging tagapagtanggol ng Pangulong Marcos, ng asawa po nito, ng pamilya po nito, ng mga taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang gobyerno laban sa mga kasinungalingan na pinapakalat katulad po nitong si Maharloka, si Gagong Lipunan, si Gcash Boy at kung sino-sino pang mga identified na natin diyan sa ating Rogues Gallery. Ano? Kaya ipagpatuloy lamang po natin mga tol, mahaba pa po ang magiging laban. Huwag po tayong magpakakampante. Bagamat alam po natin na ang puwersa ng sambayan ng Pilipino ay nasa likod ni Pangulong Bongbong Marcos. 6% lang naman yan eh. Kakaunti lang sila. 80% of Pilipinos ay sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. At sana
protektahan din po natin ang 80% na yan na huwag malaso ng kanilang isipan ng mga taong katulad ng ating ipinakita kanina. Lalong-lalo na si Maharlika. Si Maharlika, walang tigil sa paninira sa ating mahal na Pangulo at sa ating unang ginang. May mga panibagong issues na naman siya binabato, pero yun ay mga issues na actually bago lamang sa kanyang pagsasalita, pero mga recycled issues na hindi po dapat paniwalaan ng publiko. Eh, ang masakit, may mga ilan-ilan po na naniniwala at nalilin lang nitong si Maharlika. Nagmimistula po sila tuloy na mga tao na umaasa sa gobyerno. Bakit umaasa sa gobyerno? Lahat po tayo umaasa sa gobyerno eh. Kung ano man yung mga kaayusan at katiwasayan na tinatamasa po natin dito sa bansa, ayan po ay dahil sa gobyerno. Tapos yung pag-asa natin na yan sa gobyerno, itong mga tao na ito, tinitingnan ng gobyerno na walang kwenta, palpak. Kung walang kwenta, palpak ang gobyerno, aba, dapat hindi ka na lumalabas ng bahay kasi baka mabiktima ka ng krimen. Kung walang kwenta ang gobyerno, aba, dapat hindi ka na nagpupunta sa ibang lugar dahil baka gumamit ka ng public highways, public transportations at iba pa. Lahat po yan gawa ng gobyerno. Kaya huwag niyong sasabihin walang kwenta ang gobyerno dahil pinapakinabangan ninyo ang gobyerno sa kasalukuyan. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol, sa 284 po nating manonood.